Good day mga kaprotambay, welcome back nga po pala sa ating channel. This is RoboCoins again ng Stock Tambay. And for today's video, mag-Bitcoin price analysis tayo. Pero bago yan, remind ko lang pagkatapos mo itong video na to, please like and subscribe. Okay, let's go! Okay mga kaprotambay, so kamusta yung ating trading journey natin? At ito na nga! Pagpasensyahan nyo na medyo matagal tayong nag-upload ng video, no? So, sorry mga kaprotambay, syempre, na-miss nyo ba ako? O, na-miss ko rin kayo mga kaprotambay, no? So, meron kasi tayong inasikaso, nag-out of town tayo, then meron akong bagong business na binubuksan, medyo nag-focus tayo ng onti ron, talagang medyo na-busy mga kaprotambay. Then, sabayan pa ng medyo may karamdaman ako, yung ngipin ko, namamaga, yung panga ko, medyo masakit, sabayan pa ng lagnat, nako, eh yun na, kaprotambay, pagpasensyahan nyo na, medyo talagang antagal natin mag-upload. Hayaan nyo mga kaprotambay, sa susunod, kapag okay na, maglabas tayo ng mga pag-aaral. Okay, so sa ngayon, Bitcoin update muna tayo, no? So, yung pinakalas video natin, yung about sa debt crisis. So, anong nangyari mga kaprotambay? Nag-extend, no? So, na-approve yung extension ng debt ceiling mga kaprotambay, which is ang inasahan natin is kung magkakaroon ng debt default is magkakaroon ng market crash. Which is mga kaprotambay na nag-extend ng debt ceiling. So, wala namang ganong malaking impact dito sa price ng Bitcoin, no? So, nagkaroon ng onting reaction. Pero yung kung sakali kasi na magkakaroon ng debt default, so market crash yan, no? So yun nga, mga kaprotambay, hindi nangyari yun, na-approve yung extension ng debt ceiling. So ngayon mga kaprotambay, so recap lang tayo ng onte. So nasa 4 hours time frame tayo. So yung pinaka point of interest natin is 100% na reach, no? So bumagsak. So ito mga kaprotambay, hindi ako nakapag sell short sa area na yan kasi wala tayo, nasa out of town tayo kaprotambay, sayang, no? So sana nakapag-sell short ako dito, pero kaprotambay, hindi ko nakuha yung pag-drop na yan, no? So sayang. So ang gagawin natin dito sa POI natin is i-delete na natin kasi magkakaroon na ng bagong new point of interest. Okay, so delete muna natin yan. So sabi ko nga kaprotambay dun sa pinaka inaabangan natin, okay, nung nabasag itong major swing low. So ang inaantay natin is yung pinaka official, no? Yung pinaka official breakdown, which is eto na kaprotambay, no? So makikita natin nagkaroon na siya dito ng breakdown confirmation na, no? Nagkaroon na ng clear breakdown. So ang inabangan natin kaprotambay nung nabasag eto major swing low, okay, eto yung nangyari. Antayin na lang natin yung clear breakdown, which is eto. So eto mga kaprotambay, meron na siyang pattern ng tinatawag na downtrend, no? Meron na siyang mga lower high. Okay? Ito potential new lower high. Itong area na to, no? New potential lower high yan. So, continuous ang downtrend, kaprotambay, galing sa top kung dito natin uumpisahan, kaprotambay. Okay? So, merong event na paparating, syempre, yung CPI at saka yung FOMC. So, napakalapit na yan, kaprotambay. So, ilalive natin yan around June 13, no? Okay? June 13 at saka June 15. June 13 ang CPI. Ilalive natin yan at saka June 15 ang FOMC. So kung mapapansin natin, currently ang price ng Bitcoin is naglalaro sa pinaka-ranging dito sa loob, sa pinaka-sign of weakness natin. So ang tendency niyan is inaantay na lang niya yung pinaka-result ng CPI at ng FOMC, no? So doon natin may kita kung talagang lilipad ang price ng Bitcoin or talagang babagsak na. Pero ngayon, kaprotambay, meron na tayong clear breakdown, no? So nakita na natin yung pinaka-confirmation na yan. So abang-abang lang tayo kaprotambay. So kung i-check natin kaprotambay dito sa DXY, so ang price ng DXY ngayon is nasa 103 points, no? So ang expected natin sa mga darating na panahon, oras or linggo, is akyat yan kaprotambay kapag na-break itong pinaka-swing high natin. Okay, so continuous ang pagtaas ng DXY, which is yan naman ang pagbagsak ng price ng Bitcoin. So, kung titingnan naman natin itong SPX, kung mapapansin natin, yung pinaka-open window is sinarado na, no? So, close na. May kita natin uptrend ngayon ang pinaka-SPX at pwedeng magbago yan kapag lumabas ang CPI at FOMC, no? So, meron tayo ditong swing high. So, i-check natin kaprotambay kung mabibreak, kung magkakaroon ng breakout dito sa pinaka-swing high ng traditional market. So, delete na natin itong pinaka-open window.
Okay, delete natin or wag na muna natin delete, hayaan lang natin para may record tayo. So dito naman kaprotambay sa CME. So 77% kaprotambay yung naka-price in na magkakaroon ng posting or cutting, then 22% maaprotambay na naka-price in, maaprotambay na magdadagdag ng 0.25 basis point or post na, no? So kung ako tatanungin, pwede naman din mag-post na kaprotambay yung pinaka-Fed. Tingnan natin kaprotambay, no? So ang pricing kasi post eh. Post or cutting. Pero post muna yan, hindi yan magka-cut, no? So titingnan natin kaprotambay kung talaga magdadagdag pa ng 0.25 basis point. Kapag na-surprise na naman kaprotambay ang market, no? Nagdagdag kaprotambay ang Fed ng 0.25 basis point. So ang laking pahirap niyan kaprotambay at marami pang bangko ang magko-collapse. So tingnan natin kaprotambay, kung ako tatanungin sana ako diyan kaprotambay, syempre sabi ko nga nasa panahon na rin para mag-post ang pina-Fed. Pero sabi ng Fed is continue sila kaprotambay sa target na 2% inflation, no? So seryoso sila ron, which is hindi pinaniniwalaan 'yan ng mga traditional market, no, yung nasa Wall Street. Okay? So well, tingnan natin kaprotambay kung magdadagdag pa talaga ng 0.25 kasi 'yun ang pinaka statement ng Fed, no, na talagang dudurugin nila ang inflation at kailangan nila is 2% target. Okay? So hindi naman ibig sabihin kaprotambay na kapag nag-post is lilipad na. Okay? So sa mga newbie, sa mga bagong traders, so yun talagang expectation na kapag nagka-post ng interest rate is lilipad ang traditional, no? So well, sa data kaprotambay, nakikita naman natin na every time na nagpo-post and cut, nagkakaroon ng market crash based yan sa past data, no? So well, titingnan natin yan. Sama-sama tayo, mga protambay, na saksihan kung ano talaga ang mangyayari, no? Kung magdadagdag or magpo-post at ano mangyayari kapag nag-post, no? So yun yung big event natin ngayon kaprotambay. So June 13 and June 15, so napakalapit na yan, magla-live tayo dyan. So ingat-ingat lang kayo sa trading, mga kaprotambay, no? So hayaan nyo sa mga darating na araw, maglalabas tayo ng mga tutorial. Pagpasensyahan nyo na, medyo natagalan ng upload si RoboCoins, no? So ano yung pinaka-price projections natin dito? So ang pinaka-price projections natin is nasa ranging tayo at meron tayo mga lower high, okay? May mga lower high tayo. Ito, new potential lower high. Okay? So ang possible scenario kaprotambay, kung talagang tuloy-tuloy ang downtrend, is hindi, okay, mabreak yung mga lower high na yan. Kapag every time na nandito sa mga area, okay, ang price malapit sa lower high, yan ang pinakamaganda kaprotambay na i-sell short. Okay? Yung pinaka-high probability sell short at ang stop loss nyo is nasa above, okay, ng mga lower high. Doon nyo lalagay yung mga stop loss nyo, no? So, kung sakali kaprotambay na itong pinaka ito is new potential lower high, so, pag ang price is nasa around 27,250, okay? So, pwede tayo mag-sell short dyan, din ang stop out or stop loss is nasa taas na mga swing high ng mga lower high na yan, no? High probability trade setup yan, kaprotambay, no? So, ingat-ingat lang kayo, kaprotambay. Dito, nakapag-long ako rito, eh, no? So, nasabayan natin yung wave na yan, yung pataas na yan. So, profit tayo dyan. Pero ito, kaprotambay, yung pinaka-target natin na point of interest, na sabi ko nga, high probability, pwede mag-bounce yan at isi-sell short ko, hindi ako nakapag-sell short doon. Kasi nasa labas tayo, kaprotambay, no? Naka-out of town tayo. So, sayang din, pero hayaan nyo na, huwag maghabol kasi kaprotambay, ang opportunity sa market is hindi nawawala yan, no? Laging nandyan yan, so huwag kayong magmamadali. Ingat-ingat lang kayo sa mga trades nyo. Okay, kaprotambay? So, stay tuned lang. Maraming salamat. So, yun lang muna yung pinaka-update natin, no? Nagkaroon tayo ng pinaka-clear breakdown. So, ito yung ating clear breakdown natin. At possible, kaprotambay, yung downtrend scenario na yan is magtuloy-tuloy yan, lalong-lalo na paglabas ng CPI at ng FOMC. Okay, mga kaprotambay, maraming salamat. At dahil sa umabot ka sa video na to, please like and subscribe. Para sa mga kaprotambay natin na wala pang Binance, wala pang Bybit, wala pang BitGet, syempre, sign up na po kayo. Yung pinaka-link is nasa video description na po, mga kaprotambay, no? So, ingat kayo sa mga fake stock tambay. So, ingat kayo dyan. Sa mga nag-alok ng kung ano-ano. So, ingat kayo dyan. At lagi nyong tatandaan, mga kaprotambay,
na hindi tayo professional financial advisor, hindi rin tayo professional trader, isa lamang po tayong professional tambay. This is RoboCoins again, sign out.